Nakatakda ng kasuhan ng Philippine National Police Internal Affairs Service si Police Superintendent Maria Cristina Noblesa, pati ng kanyang umanong nobyong miyembro ng Abu Sayyaf. Kanina ay sumailalim na sila sa physical examination at tinatawag ng booking procedure na katutok si Chiro Gaston. Tapos na ang investigasyon ng PNP Internal Affairs Service kay Police Superintendent Maria Cristina Noblesa na nadakip nitong Sabado sa isang checkpoint sa Clarín, Bohol, kasamang umano'y karelasyong suspected bomb expert na Abu Sayyaf na si Renier Lu Dongon. Kaya ikinakasana ang pre-charge investigation laban kay Noblesa para sa mga administrative case na conduct ang becoming an officer at grave misconduct. Ayon kay IAS Inspector General Attorney Alfegar Triambulo, nabahiran ang imahe ng PNP dahil sa pagkakasangkot ni Noblesa sa isang suspected Abu Sayyaf. Bibigyan daw nila ng pagkakataon si Noblesa na ipagtanggol ang sarili. Isa sa mga iniimbestigahan ngayon kung may bahagi si Noblesa sa pagdukot ng Abu Sayyaf sa dalawang Canadian, isang Norwegian at isang Pinay sa resort sa Samal Island noong 2015. Ang grupo ni Abu Sayyaf leader Muammar Ascali alias Abu Rami ang sinasabing nasa likod nito. Sila rin ang nakabakbakan ng mga pulis sa Bohol kung saan nasawi si Ascali. Tingin ni Police Chief Superintendent Noli Talino, Regional Director ng Region 7, may planong terrorist attack si Dongon at ang Abu Sayyaf. Batay na rin daw ito sa C4, isang uri na pampasabog na nakita sa gamit ni Noblesa at Dongon. Sa interrogasyon sa dalawa, sinabi nilang magdadala lang daw sila ng gamot sa mga sugatang Abu Sayyaf at itinangging ililigtas nila ang mga bandidong tinutugis sa Bohol. Possible mag-retaliate sila, mayroon pa silang natira na explosive. Possible yan, isa sa mga tinitingnan natin yan kasi ma-attain pa rin nila yung objective nila, which is to create havoc. Kidnapping is another motive na pwedeng gawin. Pero ang maganda dito, sinasabi ko nga, is we were able to abort yung kanilang intention, whatever that is. Pwede ngang diversionary yung kan eh. Yung terrorism, di ba? And then rescue. Sinabi rin daw ni Dongon na kasal na sila ni Noblesa sa ilalim ng Muslim rights. Yun ang sinasabi ni Dongon. Na mag-asawa sila. Nakasal sila. Yun ang lumalabas din sa information na kinasal sila sa Muslim rights. Dahil balik Islam tong si Kwan. Inihahanda ng Bohol PNP ang reklamong illegal possession of explosives laban kay Noblesa. Sa Bukidnon, inihain na ng pulisya ang reklamong illegal possession of firearms and explosives, anti-terrorism law at violation sa comprehensive law on firearms and ammunition matapos makita mga baril na walang papeles, mga gamit sa paggawa ng pampasabog at mga dokumento ukol sa terror activities sa loob ng bahay ni Noblesa sa Malaybalay, Bukidnon. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.